isa-isahin araw ko. It's showtime! Si Napoleon Veloso Abueva ang itinuturing na father of modern Philippine sculpture. Ang modernong paglilok ay kaiba sa mas tradisyonal na forma ng paglilok kung saan kinokopya ng eksakto ang isang bagay o isang tao. Modernong manlilok ay mas interpretatibo, gumagawa ng sariling version ng realidad. Isinilang si Sir Billy noong January 23, 1930 sa Tagbilaran, Bohol. 8 taong gulang pa lamang si Billy, naglililok na siya ng mga maliliit na estatwang hayop sa kahoy na ikinatutuwa ng kanyang mga kaibigan. I know I have always enjoyed working with my hands, Anya. Nagtrabaho sa isang sculptural machine shop sa Cebu at noong dekada 1950s, nag-aral sa UP School of Fine Arts bilang isa sa mga eskolar na Maakalaw Ledesma. Estudyante pa lamang, nagwagi na siya sa mga patimpalak ng Art Association of the Philippines para sa The Rice Planters noong 1952. Isang malikhaing depiksyon na akala mo ay kung ano, yun pala ay dalawang taong nagtatanim sa bukid. Mother and Child at Kaganapan noong 1953 na tungkol sa isang babaeng buntis. Nag-aral siya sa Estados Unidos kung saan maging doon nagwagi sa iba't ibang patimpalak ang kanyang mga obrang tulad ng The Unknown Political Prisoner noong 1953 na nagpapakita ng tatlong nakagapos na mga tao at ang Kiss of Judas noong 1955. Ang mga unang mahalagang obra na ito ay muling tinipon at itinampok sa isang exhibit sa Metropolitan Museum of Manila na pinamagatang Abueva, The Power of Form. Kabilang din sa mga naka-exhibit ang kanyang rebulto ni Pangulong Carlos P. Garcia at mga rebulto ni Ninoy Aquino at Fernando Poe Jr. na batay sa mga death masks na ginawa matapos na mamatay ang dalawang dakilang Pilipino. Gayun din, ang ilan pang obrang may kinalaman sa kasaysayan tulad ng Basana na isang paggunita sa Typhoon Yuling noong 1970, ang The Saints Are Celebrating the Restoration of the Walls of Intramuros na kanyang pagbibigay pugay sa dating administrador ng Intramuros na si Jaime Laya noong 1982, The Philippines and the Spirit of APEC na nagpapakita ng pagpupulong ng mga pinuno ng APEC at ang Celebrating the ASEAN at iba pang mga obra tulad ng Ring Around the Roses na nilikha niya noong dekada 1960s, Family Group at Happy Landing na nilikha niya noong 1975, ang Carnival Party noong 2008 at ang interaktibong Please Sit Pretty Close to Me noong 1999. Naroon din sa exhibit na yon ang mga relihiyosong mga obra kung saan din siya nakilala. Ilan sa mga crucifixion na kanyang ginawa mula sa maliit tungo sa pinakamalaki, ang Dambana ng Pasko noong 1982, isang pintuan para sa Little Temple of the Child Jesus noong 1993, ang Last Supper Sent from the Cross kapwa noong 2005, at ang mga modelo para sa isa sa pinakasikat niyang obra na nakatayo ngayon sa Eternal Garden sa Balintawak, ang tanawing nagpapaalala na tunay nang nasa looban ka na ng Kalakhang Maynila mula sa NLEX, ang Transfiguration na nilikha niya noong 1979. Sa edad na 46 lamang, si Abueva ang pinarangalan na pinakabatang national artist ng Pilipinas noong 1976. Ako po si Shao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Shao Time.